Sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, nasaan ka? Sino ka? Ikaw ba ay isang ama na walang ibang gustong gawin kundi protektahan ang iyong pamilya? Na sa kabila ng panganib, sinisikap mong maitaguyod ang pangangailangan ng iyong sambahayan dahil iyon ang tatak ng isang haligi ng tahanan? Ikaw ba ay isang ina na nais mapanatiling malinis, maaliwalas at masaya ang loob ng iyong bahay? Na sa kabila ng madilim na mga pangyayaring nagaganap, sinusubukan mong mapanatili ang liwanag dahil iyon ang tunay na kahulugan ng isang ilaw ng tahanan? O ikaw ba ay isang anak na umaasa sa proteksyon mula sa iyong ama at hindi matawarang pagmamahal ng iyong ina? Anuman, sino ka man sa mundo ay apektado sa mga nagaganap. Hindi pa man tapos ang laban natin sa pandemya na hindi nating inasahan na mararanasan. Ngunit may mga sumasabay pang mga kalamidad na lalong nagpapabigat. Totoong mahirap at masakit sa ulong isipin kung kailan ang katapusan ng lahat ng ito. Hindi maiwasan na matakot dahil hindi na normal ang ating mga galaw. Ang dating mga ngiti mula sa mga labi ay natatakpan na ng kapirasong tela. Ang dating masaya, maingay at malayang pakikipag-usap ay may distansya ng nakahadlang. Maging ang mga selebrasyon na pansamantalang pumupukaw sa ating mga lungkot ay unti-unti nang nalilimot dahil laat ito sa tinatawag na new normal. New normal na nagdudulot ng pagkapraning, pagka-stress, pagkalungkot, pagkatakot. Hindi na natin ito kontrolado. May hangganan tayong lahat kaya mahirap lumaban. Kaya para sa akin, matuto tayong sumayaw. Sumayaw sa alon ng panahon at pagkakataon. Ito ang tamang panahon para palakasin natin ang ating pananampalataya. Hindi natin ito kakayanin. Hindi natin ito kakayanin na mag-isa. Kailangan natin ang patnubay at tulong ng ating amang lumikha. Kaya kung sino ka man dito sa mundo, tatay ka man, nanay ka man, o isang anak ay kailangan mong matutong lumapit at makipag-usap sa Diyos. Dahil siya lamang ang may kapangyarihang gawin ang mga bagay na imposible. Kaya niyang pagaanin ang mabigat, pasayahin ang lungkot, pagalingin ang masakit, at punuin ang kulang sa iyong mga puso. Tanggapin mo sa sarili mo na kailangan mo ng kanyang saklolo. At sa tulong niya, lahat makakaya mo.